Isinagawa ng South Central Luzon Conference Stewardship Ministries Department ang Stewardship Compliant Church Awarding sa Ilasan, Tayabas, Quezon. Ang nasabing awarding ceremony ay ginanap kasabay ng Central Quezon One District Fellowship Program. Ang mga simbahang tumanggap ng Stewardship Compliant Award, alamin sa balita ni Marcy Gamaro. Sa layuning magbigay inspirasyon sa mga kapatiran na maging tapat na mga katiwala, isinagawa ang District Fellowship and Church Compliant Awarding sa Ilasan, Tayabas, Quezon na dinaluhan ng mga kapatiran mula sa iba't ibang simbahan ng distrito. Patuloy ko pong na gagawin itong programang ito dahil malaking tulong pala talaga ito sa ating mga kapatid na kung saan hindi lang natin tinuturo kasi most kasi sa kanila yung tungkol about sa stewardship, parang inisip na it's about raising money. Pero ito po ay tinutulungan po natin sila paano po ma-reforma yung kanilang buhay na mas the more pa na makilala yung Panginoon. Dahil ang sabi nga, ang tapat na katiwala, daluyan ng pagpapala. Isang karangalan sa distrito na magkaroon ng dalawang compliant churches, ang Isabang na nakatanggap ng Gold Award at ang Dapdap na mayroong Silver Award. Ito po ay labis-labis nating pinasalamatan sa Panginoon sapagkat ang ating pong mga kapatid sa church, sa kabila ng mga pagsubok, sa mga nagdaang pandemic, ay patuloy pong nagtatapat sa Panginoon. Ang pakiramdam pala ng blessing ng Panginoon ay dumarating sa isang pagkakataon na hindi mo inaasahan. Talaga pong masaya kami na kami ay nakatanggap ng ganitong award at nawa nga po sa tulong ng Panginoon ay patuloy pa kaming maging katiwala ng ating Panginoon na siya ang gagabay sa aming iglesia. Bilang mga tapat na katiwala ng Diyos, importanteng masuri ang kalagayan ng simbahan pagdating sa mga members, givers, baptism at maging evangelism programs. Sa oras na ito, isang malaking hamon sapagkat sa ginaganap na ganitong Stewardship Church Compliant ay lalong nakikita ang katapatan ng kapatid at lumalago ang iglesia dahil may kasabihan, habang nabubuhay ang church, lalong lumalago at lalong tumitibay sa pananampalataya. Ang pagiging tapat na katiwala ng Diyos ay isinasabuhay, kaya naman nararapat lamang na maintindihan ng mga kapatid ang malawak na gawain pagdating sa stewardship. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Marcy Gamaro para sa Hope Today and PUC News.